Magandang araw mga Tagigenyos! Ako si Esquibel Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakay ng mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, Esquibel. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, June 1, ang ating tatalakayin ay ang GCQ announcement, World Bicycle Day 2021, How to Register to Tagig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE, TikTok Registrar's Report at COVID-19 Case Updates sa Lungsod ng Tagig. Tungkol po sa GCQ announcement, simula ngayong araw, ang NCR Plus kasama ang Tagig City ay sasailalim sa General Community Quarantine o GCQ na may heightened restrictions hanggang June 15, 2021. Tungkol po sa World Bicycle Day 2021, tatlong araw na lang bago ang World Bicycle Day 2021. Ang lungsod ng Tagig ay nakikiisa sa pagdiriwang ng World Bicycle Day ngayong araw. Ang lokal na pamahalaan ay aktibo sa pagpapabuti at pagpapaganda ng mga lugar sa pagbabike sa pamamagitan ng pag-i-install ng bollards at visible paint sa mga pangunahing kalsada ng ating lungsod. Para po sa paraan how to register to Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE, ang TRACE ay kabilang sa mga proyekto na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Tagig laban sa COVID-19. Ang lungsod ay labis na humihikayat sa lahat ng Tagigenyo na mag-register sa TRACE dahil ito ay isa sa mga requirements para makakuha ng schedule sa libreng bakuna. Para sa mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, bisitahin ang TRACE Tagig Facebook page. Para sa TikTok Registrar's Report, narito po ang TikTok Report as of May 31, 2021. At para naman po sa COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Tagig as of May 31, 2021. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong maprotektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Pinaghandaan ng Tagig ang vaccination rollout nito sa pamamagitan ng paglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagbabakuna ng mamamayan ng Tagig. Nakapag-procure ang Tagig ng isang magandang vaccine portfolio kung saan ang bawat bakuna ay FDA-approved. Nakipag-ugnayan sa Orca Cold Chain Solutions para sa ligtas na pag-iimbak at paghahatin ng mga bakuna. Nag-train ng mga vaccination teams para sa tamang proseso ng pagbabakuna at cold storage management. Nagtakda ng mga mega vaccination hubs at community vaccination centers para sa mabilis at ligtas na pagpapabakuna at marami pang iba. Maiging sinusunod ng lokal na pamahalaan ang vaccination priority list mula sa pamahalaang nasyonal at ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1 o frontliners, A2 o senior citizens at A3 o persons with comorbidities ang kasalukuyang binibigyan ng mga bakuna. Para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig 1. Pinapaalalahanan din ng Tagig ang mga mamamayan na magrehistro sa Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE sa pamamagitan ng trace.tagig.gov.ph. House-to-house registration o TRACE kiosk sa inyong barangay habang hinihintay ng inyong kategorya, buksan ang listahan ng pagpapabakuna. Ang TRACE ay nagsisilbing basihan sa pagpapabakuna. Panatilihin natin ang bayanihan sa lungsod ng Tagig habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ.
Muli, sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Tayo ay makakabangon sa ating pagtutulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.